Ilang residente sa Batanes nagpanic buying umano nang mabalitaan ang isa sa gawang balikatan exercises sa lalawigan. Narito ang report. Nagdulot ng takot at pangamba sa mga taga-Batanes ang impormasyong maaring mabura sa mapa ang Batanes kapag sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil dito, maraming katanungan sa binabalak ng balikatan exercises sa isla. 2 years na mayroon kaming balikatan dito. Walang pangamba ang mga tao noon kasi wala naman tension sa between China at Taiwan. Pero dahil doon sa tension na yon, nung nalalaman nilang mayroon pala balikatan dito, parang yung iba nagagalit, iba ayaw, parang ganon. Nagpanic buying daw ng bigas ng ilang residente. Mabuti na lamang daw at may dumating ng supply. Dito nakiusap si Governor Kaiko sa Northern Luzon Command o NOLCOM na magsagawa ng forum o consultative meeting upang ipaliwanag ang gaganaping balikatan exercise na naunawaan naman ng publiko. Suportado raw ng lalawigan ang balikatan. Naniniwala kami na malaki maitutulong nito sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas dugo sa tatanggol ng ating bansa laban sa anumang kaguluhan. Limitado lang daw ang isasagawang aktibidad sa balikatan. Walang live fire exercises. Pagsasanay lamang sa pagbababa ng mga gamit sa coastal area. May napili na umanong lugar at walang taong kailangang ilikas. Nangako raw ang NOLCOM na walang komunidad at hanap buhay ang maaapektuhan. Tanging ang Bataan Island ang magiging venue ng balikatan. Samantala, wala mang itatayong EDCA site sa lalawigan. Susubukan umano ng provincial government na humingi ng tulong sa AFP na ma-develop ang kanilang seaport at airport na maaaring maging evacuation area. Nagpakitang gilas sa pagsasanay ng parachute diving sa karagatan ng isla ng Calayan, Cagayan. Bahagi ito ng balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Una nang dumating sa lugar ang mga sundalong Amerikano na sakay ng helicopter na magsasanay kasama ang mga Pinoy. Matyagang pinanood ng ilang residente ang parachute diving na ikinamangha nila. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.